nga ba importanteng insurance? Welcome to PIRA TV, your insurance authority. In the next 10 minutes, we will talk about why insurance is important. You will learn a lot here, I promise. Bakit nga ba importanteng insurance? Today, we have two important guests from the insurance industry who are here to explain why insurance is important. To my left, you have Ms. Dana Tividad, and beside her is Mr. Kaloy Iturzaita. Hello po. Magandang araw po sa inyo lahat. Da, Kaloy, we're here to talk about why insurance is important. Sa pananaw niyo, tsaka based on your experience, bakit nga ba importanteng insurance? Marami akong experience ng sakuna, Mitch. Mako, kawawa ka naman. Sige, kwento mo, Dan. Kasi in our house in San Juan, yung dumating yung ondoy, hindi ko akalain, pero inabot ng hanggang dito yung tubig. Masama yung aking loob kasi lahat ng nasa first floor, nasira. Kasama lahat yung mga libro ko. Eh, mahal-mahal ko yung mga libro ko. Kasama lahat yung mga family photos. So, anong ginawa mo? Alam mo, may pampalubag loob kasi naka-insure ako, fire insurance with flood. So, yung ang flood insurance cover paid for all of the properties that were destroyed pagkatapos alisin yung tinatawag na deductible. I see. So, in other words, yung mga nasira mong gamit, binayaran ng insurance company. Oh, lahat na may financial value. O, hindi nakabili ka na ngayon ng bagong album. Oh, pero yung mga picture, nawala na yun, sira na yun. yung mga picture, syempre hindi kasama kasi mahirap lagyan ng financial value yun. Sentimental value meron. Aha. So, at least yung mga gamit mo na isolid, nakabili ka ng bago. Oo, oh, pati libro, alam mo, nabayaran. Ayun. Ganda nun ah. Oo. Oh. O, Kaloy, ikaw naman. Ano mga example sa buhay mo kung bakit importante yung insurance? Actually, Beats, mahilig ako mag-drive. Ah, okay. So, pag nag-drive ako, pampante ako kasi insured ako. Una-una, pag may nangyari sa sasakyan ko, may insurance yan. Comprehensive insurance yan. Mura lang naman ang premium. Pampante ako, kung meron ako ma-aksidente, hindi ko masabi, mababayaran ng third-party liability. Kung makadami sa man ako ng ibang sasakyan, ibang bagay, ibang properties, meron din naman akong excess property damage. Tapos kung ako naman ma-aksidente, may cover ako ng personal insurance, life and accident. So pagpante asawa ko, so, marami kang na-mention, no? Kasi pag may kotse ka, nakabangga ka, kasalanan mo, ikaw yung magbabayad. Of course. So yung insurance ngayon, ang magbabayad nun para sa'yo. Oo, kasi kung wala kang insurance, magkagalit sa bulsa mo yun. Aray. Eh, mahal ba yun, mga ganun? Eh, siyempre, mahal magbayad ng damage. Pero kung may insurance ka, yung insurance mo ay nasa likod mo. Ayun. Yung hindi ka pababayaan. Yung halaga ng kotse o bagay na nasira mo. Kunwari, nakabangga ka ng bahay. Nakatulog ka, huwag na maitulog ng Diyos. Nako, ikaw ko naman. Pag nasira mo yung bahay. Mahilig kang lumabas sa ano eh, sa gabi, nakainom, paano yan? Ah, dapat hindi ko nakainom. Ah, dapat hindi nakainom. Accidente lang dapat. Ah, okay. Oh, tama, yeah. Tama. Tapos, Mitch, alam mo, yung isang friend ko sa company ko, sa BTIMS, close siya sa akin. Hindi ko kalain. Yung kanilang buong pamilya, kasi tatlo yung anak niya, tapos yung asawa, punta sila sa Quezon para mag-swimming, nag-bonding sila. Outing? Oo. Oh. Summer? Oo. Oh. Okay. Tapos, alam mo, yung habang nagtatampisaw sila in knee-deep water, hindi nila kalain. Nagkaroon ng what we call riptide. Yung mga tao nahila palabas, palayo. Buti na lang, yung tatlong anak, binalik sila ng tubig papunta sa shore. Pero yung dalawang mag-asawa, wala, hindi na nasagip, napalayo talaga, tapos nalunod. So, sabay sila naburon. Pero kumawa na yung mga anak. O yun, magtaaral pa. Oo. Ano, masakit sa loob ng mga anak. Mga bata pa. The oldest, I think, is around 26.
And then the youngest is about 15 or a teenager. Sino naman pang magpapaaral nun nung wala na yung parents? Oo. Alam mo, nakakataka kasi ang nangyari pala was able to get additional personal accident insurance worth 5 million some weeks before the accident happened. Imagine. Totoo story to? It's a true story. So in other words, nawala nga yung magulang pero okay naman yung mga anak kasi may naiwan dahil sa insurance. Oo, they're very stable now. Ang galing nun ah. So, tatlo na yung na-mention mo, dahil isa, sabi mo, binaha ka, okay? Tapos lahat na nasira mong gamit, binayaran dahil sa insurance. Tapos si Kaloy naman, bilang driver, may-ari ng kotse, lahat ng risk na hinaharap mo o pwede mangyari, covered rin ng insurance. Yes. Tapos ngayon, sinabi mo, personal accident ba tawag doon? Oo, personal accident insurance. Na-cover ng personal accident insurance policy nila. So maraming klaseng insurance pala. Oo, meron pang isa. Ano to? Weird yung mga sakuna ko eh. Ano, kakatapos lang i-renovate yung bahay ko. Ganda-ganda, no? Proud na proud ako. Eh, yung townhouse sa harap namin, ginagawa. Okay. Tapos, meron siyang parang, ano ba yun, cement mixer? So, yun ang hinahalo ng semento, yung matahe. Hinahalo ng semento, okay. Tapos nagbubuhos ng semento. Eh, yung ano, townhouse, medyo mataas siya. Eh, yung ano, yung driver noong ano, cement mixer, hindi niya nilagay yung safety brakes. Gumulong. Sinira yung gate namin. Pagkatapos, binutas yung bahay ko. Aray po, bagong gawa. Pagkatapos, actually, buti na lang yung kotse ko wala doon. Lumabas ako. Tinawagan ako ng kapatid. Eh, buti ikaw hindi na nabulungan. Hindi na yun. Kung nagkataon, kung nandun ako, siguro mas grabe pa yung sakuna. So, ginawa mo ngayon. So, bumalik ako, yung tinawagan ako, yung nakita ko, di syempre, ano itong magagawa mo? Wala na yung gate, wala na yung nabutas na yung bahay. Dalawa yung aking pwedeng gamitin. Okay. Yung una, meron naman akong fire insurance. O, hindi naman fire yun, nakulungan yun. Pero, sandali. Oh. Yung pumunta yung adjuster, sabi niya, hindi kasi may fire insurance, parang call risk ako eh. Sabi ng adjuster, ay hindi, liability yan na ang ano ng contractor. So pumunta siya sa ang tinatawag na contractor's call risk. Hindi insurance mo, yun insurance naman insurance nakasira sa iyo. Ng contractor. Okay. And ito na naman yung problema. Wala siyang kinuha na contractor's all risk. So ano nangyari? Sabi niya sa subcontractor niya, yung cement mixer, alam mo, hindi ko babayaran yung progress billings mo unless bayaran mo yung inaksidente mo. So yung subcontractor ko, wawa naman, siya yung gumawa ng gate namin, siya rin yung nagpaayos ng butas ng aking bahay, at saka inayos din niya yung table. Na nasira? Oo, meron kasing nasira na table. Galing pala ka ng insurance. Oo, galing ng insurance. Marami pala nagagawa ang insurance. Of course. So, I see. Eh, ngayon ng Pilipinas kasi, alam niyo naman ng Pilipinas, tayo yung pinaka-risk-prone country or disaster-prone country. Kung hindi ako nakakamali, we're the third most disaster-prone country in the world, ha? Talaga. Counted na dyan yung typhoons. Alam niyo naman, di ba? Yung typhoon natin eh... Mahigit 20. 22 to be exact on the average. Sa isa. Tama. At lima dyan malakas. Limang malakas. Tapos, earthquake zone pa. Kasi nasa Pacific Ring of Fire tayo, di ba? Marami rin tayong volcanoes. Bahain tayo. So, you name it, nandito sa Pilipinas. Pero, ang consolation mo lang dyan ay... Meron kang pamamaraan para makarecover kahit paano. And the easiest way for you to be able to recover from your losses, magpa-insure ka. Yun ang pinaka-convenient way of managing. Eh, kaya muna, Kaloy, magpa-insure ka nga. Eh, paano yung mga kapatid natin sa probinsya o yung mga farmers, mga fisherfolk? May coverage din yan. Meron crop insurance, meron micro-insurance, maraming klaseng insurance. Mahal bang insurance?
Siguro lang yan, depende yan sa maraming factors. Okay. Pero sa ngayong panahon na ito, bumababa rin yung insurance. Kailan lang eh, 2 days ago, nagpunta ako sa isang bangko. Hindi ko nababanggit ko yung bangko na yun. Nag-sign up ako ng 50,000 personal accident insurance. $14.99 lang. 50,000 coverage. Nakita nun. $14.99. Teka mo lang. 15 pesos, kumbaga. 15 pesos ang coverage mo. Covered ako ng 50,000 pag ako'y namatay. Eh, parang yan. Balita ko yung mas samanda mo, matagal ang buhay. Kaya siguro mura yung premium mo, 15 pesos. Pero hanggang 65 lang. Eh, kasi ako naman eh, 65 na, pero mukha naman ako 55. Sige na nga. Sige. Ngayon, ang importante dyan, nakita nyo, sa napakamurang halaga, meron ka ng coverage. So, Kaloy, yung mga taxi driver, yung mga kapatid natin sa mga messengers, kaya nila yan, di ba? Of course. Eh, ang problema lang kasi, hindi natin nararating ang general public ng ganitong kaalaman. Kung alam lang nila, at sa ngayon, sa pamamagitan ng PIRA TV, malalaman nila na kahit na ang ordinaryong tao ay makakabili ng insurance, even on a year-to-year basis, katulad ng kinuha ko, meron akong life insurance. Pero nakita ko yun, 15 pesos, 50,000 coverage. Mura-mura yan. Oo. Ano ba naman yung 15 pesos? Isang taong kang covered ng accident insurance. Tapos marami pa rin ibang klaseng insurance dyan na available para sa madla, di ba? Lahat ng bagay na nakikita mo dyan, naka-insure yan. Hindi darating yung pagkain sa harap mo kung walang insurance yan. Hindi ka makakahiram sa banko kung walang insurance. Of course, diba? Lagi yan may insurance. Kanya, kunyari ako, no, naghahanap ako ng kotse yung bibili ngayon kasi yung kotse ko medyo luma na, 20 years old. So, gusto kong bumili ng bago. Eh, alam nung namahal ng kotse ngayon. Gusto ko sana humiram sa banko. Kaya lang, papahiramin ba kaya nila ako? Siyempre, papayagan nila kayo na bumili ng... Kaya lang, I think, ang kailangan naka-insure yung kotse mo, kung hindi ka papayaramin eh. Oh. Kaakibat yun ng iyong pag-utang. Umutang ka ng pagpapagawa ng bahay. Sabay ka agad yan. Fire insurance, at meron ka mortgage redemption insurance. Ano naman yun? Kung hari, yung bahay mo, inutang mo, 15 years to pay. Okay. Namatay ka on the 5th year, bayad na yung balasin ng utang mo sa bangko. Kung mamatay ako... At yung pamilya ay kampante na. Kung mamatay ako, yung pamilya ko, hindi na sila magbabayad ng utang ko. Hindi na itutuloy yung utang na bayaran. Yung insurance yung magbabayad. Kasi tinatawag na mortgage redemption insurance. Doon. Kaya maraming tulong ng insurance. Naku, sa dami pala na pag-uusapan tungkol sa insurance, kulang ang 10 minutes natin. Kulang. Pero, so sana sabi nyo, importante talaga ang insurance kasi kung masakuna kayo, may nangyari masama, alam nyo na mababayaran kayo dun sa nawala. Mm-hmm. Tama ba yun? Tama yun. Tapos, ang pangalawang narinig ko sa inyo, hindi naman ganun kamahal ang premium ng insurance. Yeah. Kagaya na nabili mo, may coverage ka na 50,000. 50,000. Eh, 15 pesos, 14.99. Pwede akong bumili ng doble. Ah, pwede. Pwede mong doble. Kaya 50,000. Di 30 pesos. 30 pesos lang. 100,000 na. Oo. Mura lang yan. Siyempre. At mabibilan mo yung pamilya. Ayun naman pala eh. So, dapat lahat tayo naka-insure. Dapat. Kasi yung babayaran mo, parang siyang masakit. Kung i-consider mo yung normal budget mo. Pero, think of it also as a sort of investment. Maraming salamat, Da. Kaloy, marami kayong naipabahagi importante tungkol sa insurance. So, uulitin, ha? Marami pa tayong pag-uusapan. Salamat po sa panonood at hanggang sa susunod. Samahan niyo kaming muli dito sa PIRA TV, the Insurance Authority.